Magandang araw mga idol. Pag-uusapan natin ngayon ang unang laban ni Manny Pacquiao sa labas ng bansa. Kung saan nga, personal na nakita ng mga boxing fanatics sa Japan kung gaano kalakas ang batang Manny Pacquiao at ipakita rin sa buong mundo ang kanyang galing sa larangan ng pagbo-boxing sa kanilang dibisyon. Ngunit bago tayo magtuloy-tuloy mga idol, pakiclick na lang ang subscribe button bilang suporta sa channel na ito. At pakisama na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na upload. Noong panahong dinomina ni Manny Pacquiao ang flyweight division sa Pilipinas, nagkaroon siya ng chance na makalaban ang may hawak ng OPBF flyweight title. Ang OPBF ay Oriental and Pacific Boxing Federation na nabuo noong 1952 na ang dating tawag lamang ay Oriental Boxing Federation. Ngunit nung sumali ang Australian National Boxing Federation noong 1977, ginawa itong OPBF o Oriental and Pacific Boxing Federation. Ang OPBF din ang naging daan upang mabuo ang World Boxing Council noong 1963 at naging konektado na nga ang dalawang organisasyon simula noon. Balik na tayo sa laban ni Manny mga idol. Noong June 26, 1997 nga ay nakuha ni Manny Pacquiao ang OPBF flyweight title sa noong kampiyon na si Chokchai Chokbivat aka 3K Battery ng Thailand na ginanap sa Mandaluyong Sports Complex. Manny Pacquiao, watch it again. Wait, look out for that left, right there. It was just one punch, that solid left hand punch that caught Chokchai Battery smack on the face. And Chokchai could not get up, and it's right there. You see that left to the face of Chokchai 3K Battery here. Pagkatapos nga ng isang non-title match sa pagitan ni Manny Pacquiao at Melvin Magramo noong September 14, 1997, dinepensahan niya ang titulo noong December 6, 1997 laban kay Panomjed Singh Wangcha aka Narong Datchuyawat ng Thailand. Matagumpay nga niyang nadepensahan ang OPBF flyweight title mula kay Singh Wangcha sa South Cotabato Stadium, Coronadal City dito sa Pilipinas. Makalipas ang 5 buwan, tumungo sila Manny sa Japan. Ito ang kanyang kauna-unahang laban sa labas ng bansa upang labanan si Shin Tarao ng Japan noong May 18, 1998 sa isang non-title match bilang tune-up fight sa laban niya para sa WBC World Flyweight title na hawak ni Chatchai Sasakul ng Thailand noong December 4, 1998. Ang laban kontra kay Shin Tarao ay ginanap sa Korakuen Hall sa Tokyo kung saan may 1,800 na tao ang pwedeng makanood sa laban. Ang venue na ito ay ginamit sa manga at anime serye na Hajime no Ippo kung saan ang karakter ay si Ippo Mokonochi na isa ring boksingero sa kwento. Sa labang ito ng batang Manny Pacquiao, ipinakita niya kung gaano siya kalakas at kung paano nga niya natatalo ng knockout ang mga naunan niyang mga nakalaban. Ang laban na ito ay isa sa mabilis na panalo ni Manny Pacquiao sa kanyang mga laban kung saan mas mahaba pa ang introduction ng bawat fighter kaysa tinagal ng kalaban. Kung paano natalo ni Manny, panoorin natin ito mga idol.
東洋太平洋フライ級の現役チャンピオン、そして WBA の世界フライ級は5位、 WBC 世界フライ級は7位、世界ランキングの好位置にキープしています。フィリピンのマニー・パキャオ、日本に初めてやってきました OPBF のフライ級チャンピオンです。メインイベント10回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋フライ級チャンピオン、 WBA5 位、 WBC7 位、110パウンド、フィリピンマニーパウンドの契約ウェイトで行われます10回戦です。日本フライ級2位寺尾真にとりましては大きなチャンスです。相手は現役の世界ランカー、そして OPBF 東洋太平洋フライ級のチャンピオンです。第1ラウンドのゴングです。白井さん、はい、これはノンタイトル戦ではありますが、寺尾にとりましては大きな意味を持つ試合ですね。ビッグチャンスですよね。この試合をね、なんとかものにしてね、はい、このステップバイステップじゃないですけどね、栄光とこういうのは気持ちでいいんでしょうね、はい、肩を上下に動かして小刻みに動いています。黒のトランクスに黄色いライン、寺尾真、そして白いトランクスに赤いラインが入っています。このサウスポーのファイターがマニー・パキャオです。リングの中央、マニー・パキャオを中心にして左へ左へと回っています。寺尾右のフック、今回はどんどんと出ていくファイターという寺尾真ですが、今日はなるべく足を使ってポイントを取って動いて相手を見ていきたい、そう話していました。その試合前の作戦通り、まずはリングの中央にマニーパケオ、そしてその周りを回っていくという寺尾真です。いきなり左をついていきました。サウスポースタイルのマニーパケオ、具志堅さん、ここまでご覧いただきまして、マニーパキャオの動きですがいかがでしょう。やっぱり体が柔らかいですからね、はい、状態を振ってますね。お、第1ラウンドいきなり動きが止まったか、寺尾ボディー水落ち、ボディーの上でちょっと右の下あたり水落ちに入りました。いきなり第1ラウンドダウンを奪われました。現役の世界ランカー、東洋太平洋のフライ級チャンピオン、2回目のダウンを奪いました。なんか足に来てますね、痙攣を起こしてるんじゃないかな。足大きく深呼吸をしました。レフェリーの阿部和夫が相手の寺尾の目をじっと見てからこの試合再開、一気に行きます。マリーパギャオ、寺尾苦しい、
いやもう本当に苦しいところですね、はい、これ我慢ですね。残り時間は30秒です。クリンチした方がいいですよ、そうですね、クリンチにしてもう一回じゃあもう、はい、ダウンじゃ3ロックダウンですけどね、終わりますよ。あと15秒ですね、我慢できるか、手直し、青コーナー、時間に詰まっています。残り時間10秒、粘れるか世良、第1ラウンド足に来ています。いや、その前にゴングか、いや、試合終了、試合終了、kasunod ng pagtunog ng bell, natapos na ang 3 minutes sa first round. Ngunit bagsak sa luna si Terao, kung kaya tinigil na ng referee ang laban dahil sa nakita niyang kondisyon ni Terao sa mga kamay ni Manny Pacquiao. Iya, yung gumpat tan sa kanay. Hai. 1 秒か2秒ぐらいの。1秒あったかどうかですね。1秒ですよ。ね。第1ラウンド終了のゴングが先になるかというところでしたが、寺尾真第1ラウンドマットに沈められました。マニーパケオ、世界ランカー、そして現役の東洋太平洋フライ級チャンピオンという実力を遺憾なく発揮しました。今強いですねというふうにおっしゃいましたが、清水さんいかがでした？パンチがですね、ウエイトが乗ってるんですよね。よくね、このクラスですとね、小手先のパンチなんて言うんですけど、これのパンチはね、ウエイトが乗って、腰、肩がね、ウエイトが乗ってるんですよ、だから聞いたでしょう。具志堅さん、はい、もう本当に1ラウンドというわずかな時間でしかありませんでしたが、このマニーパケオの動き、いかがでした？やっぱりスピードがありますね、動きが、そのためパンチもありますよ。はい、あの22勝して半分はやっぱり、そうなんですよね、経歴ご紹介できませんでしたが、はい、22勝で 13KO1 敗、あのこの階級にしましては非常に高い高 KO 率ですよね。そうですね、高いですよ。初めての来日ということですよね、初めての来日というこのマニーパケオの最後の、まず最初のダウンシーン、この後ボディここです。あ、胸のあたりなんです ね、 いいですね。これは白井さん、その前にパワーですね。パワーですか。パワーがありますよ、あれ胸ですからね、これが2回目のダウン、パワーですな。そしてこの後残り時間あと1秒というところで3度目のダウンを奪われました。マニーパケオ、フィリピンのミンダナオ島出身です。 OPBF のタイトルは去年97年の6月にマニラでタイの選手から取りました。そして一度防衛しています。この後世界を狙いたいというふうに本人も話していました。At dito nakita ng maraming boxing fans, lalong-lalo na mga Hapon, kung gaano kalakas ang batang Manny Pacquiao. Maraming salamat sa inyong panonood, mga idol, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta na rin sa channel na ito. Hanggang sa muli!